Kumusta at maraming salamat sa pagbisita. Siyempre, shoutout po muna tayo sa mga nag-comment sa 18th kabanata ng ating video. Shoutout po kay Kiss Juanico. Yan, shoutout po muli kay Kiss Juanico. Maraming maraming salamat Ate Kiss sa patuloy na panonood dito sa aking YouTube channel. Siyempre, shoutout din Search TV Educational Videos. Search TV Educational Videos. Shoutout din Mr. Kabais TV. Yan, Mr. Kabais TV. At syempre, shoutout din kay GJ Talk. GJ Talk. Maraming marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik dito sa aking YouTube channel. At sa mga gusto pong magpa-shoutout o di kaya kung meron po kayong nais ipabati, mag-comment lamang sa videong ito at maririnig nyo na ang inyong pangalan o di kaya ay ang pangalan ng taong nais po ninyong ipabati sa susunod na pangalawang video. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Sa 19th na kabanata ay natuloy na ang paglipol ng Panginoong Diyos sa Sodom at Gomora. Subalit bago niya ito ginawa, ay tiniyak muna niya na ligtas sina Lot at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi pa rin pinalad ang asawa ni Lot, sapagkat nagawa nitong lumingon sa kanilang pinanggalingan, kaya siya ay naging haliging asin. Sa huling bahagi ng kabanata, ay inisip ng mga anak ni Lot na wala ng ibang tao sa daigdig. Kaya ang ginawa nila ay nilasing nila ang kanilang ama at sinipingan ito. Dahil sa kalasingan, hindi na malaya ni Lot na naikipagtalik na pala siya sa kanyang mga anak. Ito ang naging pasimula ng mga lahi ng mga Moabita at mga Amonita. Sa pagpapatuloy, narito na ang 20th kabanata ng Aklat ng Genesis. Genesis, 20th kabanata. Umalis sina Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sara sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sara ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, "Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na." Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sara, sinabi niya, "Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan." Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sara, at sinabi rin ni Sara na kapatid niya si Abraham, "Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sara." Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong wala kang masamang balak, kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta, at ipapanalangin ka niya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo." Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip, at labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po, wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos, kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina, at napangasawa ko po siya.
Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sara na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin. Ibinalik ni Abimelech si Sara kay Abraham at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, "Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto." Sinabi rin niya kay Sara, "Bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama." Dahil sa pagkuha kay Sara, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Sa kabanatang ito ay tila naulit lang ang tagpo sa Ehipto, na kung saan ay hindi ipinagtapat ni Abraham at ni Sara ang tunay na ugnayan nila bilang mag-asawa. Gayunpaman, ay prinoteksyonan pa rin ng Panginoong Diyos si Sara sa kamay ng hari ng Gerar na si Abimelech, sapagkat nagpakita ito sa panaginip at pinaalalahanan ang hari na ibalik si Sara kay Abraham. Ito naman ang ginawa ni Abimelech. Binigyan pa niya ng mga hayop at alipin si Abraham, gayon din ay pinayagan itong tumira sa anumang bahagi ng kanyang lupain. Kung meron kang nais ibahagi patungkol sa kabanatang ito, ay itype mo lang sa ating comment section nang sa gayon ay mas lalo pa tayong makapagbahagi ng kaalaman sa iba pang maakapanood ng videong ito. Muli, ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng mga katagang. Kapag virus ang kumalat, marami ang mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, marami ang maliligtas. Hanggang sa susunod na kabanata, mabuhay po tayong lahat.